binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Duterte si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton ang nakapatay sa transgender na si Jennifer Laude noong 2014. Ibig sabihin, makakalaya na po si Pemberton sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque na naging abogado ng pamilya Laude, kung inyo matatandaan, hindi nabura nung tinatawag na absolute pardon na yan na isang mamamatay tao si Pemberton. Narito ang pagtutok ni Joseph Moro. Si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin Jr. ang unang nag-anunsyo ng balita. Binigyan na ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Si Pemberton ang U.S. Marine na nakulong dahil sa pagpatay sa transgender ni si Jennifer Laude noong 2014. Sabi ni Loxin sa kanyang Twitter account, wala na raw usapan pa sa komputasyon kung ilang taon ba dapat nakulong si Pemberton o kung saan siya dapat ikinulong. Para daw magbigay ng ustisya, binigyan ng absolute pardon si Pemberton. Kinumpirma ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Sabi ni Roque, dahil sa absolute pardon, pwede nang makalaya anumang oras ngayon si Pemberton. Ibig sabihin po niyan, makalalaya na si Pemberton. Wala na pong issue kung siya entitled sa GCPA. Wala na pong issue kung applicable ba sa kanya yung batas. Dahil hindi siya nakulong sa National Penitentiary, binura na po ng Presidente kung ano pa yung parusa na dapat ipapataw kay Pemberton. Pero hindi naman daw ito nangangahulugan na parang wala ng kasalanan si Pemberton sa pagpatay kay Laude. Ang hindi po nabura ng Presidente, yung conviction ni Pemberton, mamamatay tao pa rin po siya. Pero kung ano yung karagdagang parusa pa, binura na ng Presidente. Ayon naman sa website ng Parole and Probation Administration, Department of Justice, ibig sabihin ng absolute pardon ay ang total extinction ng criminal liability ng pinagbigyan nito. Dagdag pa ni Roque, ang pagbibigay ng pardon ay isa sa pinakamalalaking kapangyarihan ng isang pangulo. Hindi naman daw ito taliwas sa tila posisyon ng pangulo kontra sa Amerika. Hindi naman siya anti-US po eh. Siya ay para po sa independenteng foreign policy, kaibigan ng lahat, walang kalaban. 5 taon pa lamang ang nasiserve ni Pemberton sa kanyang 10 taong sintensya. Joseph Moro, Nakatutok 24 Oras. Sa isang text na pinadala ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr., wala naman daw hiling o request na ipinadala ang gobyerno ng Amerika para bigyan ng pardon si Pemberton. Nagulat nga raw ang embahador ng Amerika dito sa Pilipinas tungkol sa nangyari yan.